Wala sa record. Hindi Prost coin, hindi Luster coin. Year 2013, 1 piso. Walang katulad. At hindi ko pa nahahanapan ang kagaya nito. Sa ngayon, nag-iisa lang ito na aking hawak. At paniguradong isa sa magiging pinakamahal na 1 piso sa kasaysayan ng pangongolekta. Kaya panoorin nyo para hindi ka magsisi. Okay guys, kumusta ang ating pangoleksyon? Bago tayo magtuloy-tuloy, syempre huwag kalilimot ang mag-subscribe at paki-on ang bell at mag-join sa ating membership. At doon po sa mga dati ng member na nakapag-join, maraming salamat sa inyo. Keep it up guys. At pagpapalain po tayo sa ating mga ginagawa. At tuloy-tuloy lang, syempre, ang pangolekta. Guys, ito matindi, itong ating revelasyon. Secret no more, ika nga, kasi nga yung mga iba na nangongolekta, meron silang paniniwala na dapat sikreto ang pagkukulek. At kung meron na silang hawak na talagang matindi, ayaw nilang ikwan yan, eh, no? Ayaw nilang ilathala at ilalabas lang nila yan doon sa taong talagang karapat-dapat. At syempre, yun ano, mabibili ng mahal ang kanilang mga coins. Pero itong ating hawak, dapat yung malaman para sa akin, syempre. Para sa akin kasi itong naging hawak natin na 2013 na 1 piso, guys. Para sa akin, swerte ito, jackpot na big time pa, di ba? Kasi ito, sa kasalukuyan, hanggang sa ngayon, wala pa rin ako nakukuha na kagaya niya. Kaya paniniwala ko dyan, kailangan natin itong i-build up. At ang record dito sa NMIS na ngayon, no? 2013, dalawang variation. 22% niya nasa unahan, reverse 3 at sa uncirculated condition ay halos 30 pesos na. Common yan guys, no? Bold letters 2013. Ayan yung halos makukuha mo lang dyan sa pocket chain, sa mga sukle, no? Pag nagpabarya ka, common, ika nga. Diba? Ganoon naman talaga eh. Kasi sumunod yung 2013, bold letters din siya, reverse 3 at siya po ay prost. Wala pa ako nito, 0.2% lamang, ang baba, di ba? Ay tuturing ng rare kapag ganyan, di ba? At pag sinabing rare, syempre hard to find. May iba kasi nalilito, sabi nila magkaiba ang rare at hard to find. Hindi po, pareho lang po yan. Kaya nagiging hard to find ang isang coin kasi nga rare siya eh. Kaya siya nagiging rare kasi hard to find siya. So pareho lang po yan. May tuturing natin tong rare, tong reverse 3 na 2013. At wala pa tayo niyan. Eh ano yung pinakita natin kanina? Yan yung coin na ating sinasabi na dapat ninyong malaman. Dapat nyo ring malaman para ano pat nag-subscribe kayo sa ating channel kung hindi natin isi-share to sa inyo at publicly yung ating mga content. Yung iba kasing mga collectors dyan, meron silang mga group na sila-sila lamang. Ano? Respect na lang natin yan. Pero kailangan kasi dapat pag meron kayong mga group na ganyan, i-public nyo yan para malaman ng lahat, para mapasukan kayo ng mga buyer. Diba? Mas marami. The more the merrier. Ika nga, diba? Nabulol pa tayo. Nagsisimula na naman. Pero, tuloy-tuloy tayo ngayon guys, no? So, kasalukuyan nga, dalawang variation lamang ang meron. At wala yung coin na yon. Guys, nawala, inalis sa record, no? Pabor or maaaring nagkamali or hindi natin masabi yan, no? Diba? Pero pag ganyan kasi mga wala sa record at andyan ang bariya, yung mismong bariya yung nagsasabi na iba siya, diba? Iba ako, tingnan nyo, nakikita mo ang pagkakaiba sa pangkaraniwan. At hindi naman tayo pwedeng mag-evento ng barya. Diba? Wala naman tayong kagamitan yan at bawal po yung ganun kung meron man. Diba? Ayan yung mga coins niya. Yung mga rare variation. Kaya may tinatawag sila mga variation, mga variant sa barya. At doon pumapasok ang pangongolekta. At alam po ng mga bangko yan.
Sa buong mundo, sinimula na yan eh. Kahit noong unang panahon pa, talagang naging libangan na ng mayayaman ang pag-collect ng mga coins. So, sa ganitong libangan, dapat bukas ang iyong isipan. Kung hindi mo pa naiintindihan, huwag kang magko-comment muna, sapagkat hindi ito pagkakaabalahan kung ito po ay hindi mahalaga. Diba? So, ito yung ating 2030 na sinasabi. Gawin nyo lang guys, focus, tingnan nyo mabuti. Latisin ninyo. Sabi ko nga, hindi ito prosted, hindi ito laster coins. Guys, ayan. So, ano ba naging iba rito? Tingnan nyo. No? Mas malaki ito sa pangkaraniwan na 2013. Mas malapad. Manipis ang rim, yung edge. At especially, yung detalye na buhok ni Jose Rizal dito ay super fine. Napaka-pino po. Oh. Kita nyo. Diba, yung buhok dito ay mahihahalan tulad sa proscoin. Pero, yun nga eh, kaya naging kakaiba ito. Hindi siya proscoin. At yung reverse die niya, pareho siya sa common. Kasi sabi sa record, die 3 lamang. Ayan siya. At naiiba ang kulay nito. At diba sabi nga sa definition, sa description ng 2013, large script. Itong isa na ito ay extra large. At makikita nyo yan maya maya lang. Kasi lahat po ng sinasandalan niya, puro 2013 yan eh. At syempre, kinilatis na natin yan bago natin ipakita. Diba? So, ito yung mga common na 2013. Diba? Ayan siya. Hindi ganun kaganda yung detalye. Diba? Mataba yung rim at yung detalye at yung portrait mismo ni Gato Serizal ay maliit ang ulo. Small-headed ika nga eh. Yan yung common na 2013. Guys, ayan siya. So, balik tayo natin. Die 3, reverse 3, ika nga. Common naman siya sa kanyang reverse. Ayan. Kilatisin pa natin ang gusto. Siyempre, bago lang ulit tayo magtapos. Tapusin nyo na hanggang dulo guys, sapagkat para po sa inyo to. At baka nga isa sa inyo ay makakuha nito. At alam ninyo yung itsura nitong rare na 2030 natin. Oh. Laki ng pagkakaiba eh. Diba? Kung di ka magaling mangilatis dito, mapapansin mo na rin agad yan. Kasi nga, paghawak mo siguro sa bariyang ito, parang iba, no? Ganon din ang unang naging reaksyon ko nung makuha ko ito. Nung ako ay nag-uumpisa pala. Matagal na po sa akin ito eh. Guys, naisukli lang sa akin ito. No? Tinignan ko isa-isa. Sabi parang iba ito. Ang ginawa ko, tinabi ko lang muna siya sa isang lalagyan at nung marami na akong content, naalala ko at binalikan ko at napansin ko nga, na-discover na rare nga talaga ang 2030 na ito at meron din siyang error, clip planchet error din siya, kung mapapansin yung gatla na yan sa gilid na yan oh. Yan, clip planchet error din siya, so karagdagang value na naman yun, di ba, yung error coins may value, so rare plus error coin. Ayan siya. Guys, grabe. So, ito ha. May pagkakabala kayo na dapat ninyong tingnan. 2013. Ayan mga palatandaan. Oh. Extra large script. Hindi siya puro sa pero detalyadong detalyado yung buhok dito. Alright guys. So, kung meron po kayong makikita nito, no, huwag nyo pong kalilimutang i-share sa ating page. Galing online, Facebook page. Pag sa tingin nyo ganito, paki-comment po doon sa may page community natin. Huwag po sa comment section doon sa mga, kasi kadalasan kasi na i-comment nila yung kanilang mga coins sa comment section sa mga content ko. I-post po ninyo ng bukod sa page community lang para makita po natin yan ng bukod. At syempre dapat malinaw ang mga pictures. At susunod na content, pakikita ko po yung mga error coins na maaari nating mabili. Kasi marami pong mint error na common eh, no? Yung mga nag-o-offer. Pag ganun po, hindi ko na po yung binibili. So, hinahanap po tayo mga error coins na magaganda. So, ayun po yung content natin ngayon guys. So, maraming salamat. Huwag kalilimutan mag-subscribe. Guys, at yun ang bell. God bless you all po.